Basahin sa mga gawa, chapter 3, verse 1 up to 15. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhing sa templo ng oras ng panalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay buhat pasatiya ng kanyang ina ay dinadala roon. Na siya ay inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipaso sa templo. Itong pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhay ko upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila na anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret, lumakad ka." At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay. At siya itinindig. At pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso siya ay tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpapuri sa Diyos at nakita ng buong bayang siya lumalakad at nagpupuri sa Diyos. At nangakilala nila na siya nga ang nauupo at nagpapalimos sa pinto ang maganda ng templo. At sila ay nangapuspos ng panggigilalas, pamamangha sa nangyari sa kanya. At samantalang siya ay nakahawa kay Pedro at kay Juan, ay nagsitakbong sama-sama sa kanila ang buong bayan sa tinatawag na portiko ni Solomon na lubhang nanggigilalas. At ang makita ito ni Pedro ay sumagot sa mga tao, "Kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo nagsisipanggilalas sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinitigan na sa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya? Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato ng pasiyahan nito na siya'y pawalan. Datapwat inyong pinangkatanggihan ang banal at ang matuwid na ito at inyong hiningi na ipagaloob sa inyo ang isang mamamatay tao at inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Amen."